Writer, E.H. Studios. A character ko, Lola, ng aking mga apo na si Lavi po, si Jelay, si, pahala ni Babs, Buboy. Yan po yung mga apo ko. Of course, mapapakita natin dito yung ugaling Pilipino. Pinoy na Pinoy po ang ating istorya na kumpleto ang pamilya sa loob ng bahay. Nandun ang lola, nandun ang nanay, ang tatay, and then mga magkakapatid na kung minsan ay hindi nagkakaunawaan. So si lola, siya'y nagbabalansi, siya'y nangangaral. And of course, ang Pinoy hindi nawawala ang comedy. Yung sense of humor ng isang Pilipino ay lumalabas sa mga shows na ganito at nagbibigay kasiyahan sa ating mga televiewers sapagkat nakikita rin nila, na-identify nila yung mga sarili nila, alin sila doon sa roles na napapanood nila. At alam nila na totoong nangyayari ang mga napapanood nila sa totoong buhay sapagkat ito po ang ating ugaling Pilipino at buhay ng Pilipino. Kaya ako naman sa role ko, of course, as usual, na ako po ay medyo kikay, nagbibigay saya, nagbibigay ng kasiyahan sa mga problema lalo na sa pamilya. Pero mabait po ako, pero meron na lagi nangangaral. At saka we are a very close family. Yung aming pamilya, close kami talaga, solid kami. Ano mang laban ang dumating sa buhay namin, pagkakasama kami. Thank you po, Miss Nova. Susunod naman po, Sir Leo Martinez. Hi, good afternoon sa inyo lahat. Ang role ko naman po ay Lolo Batong, isa siyang ulyanin. Maganda po itong role na ito dahil it touches on senior citizens. Kukunti po ang mga shows na may senior citizen kasi ito nagpapakita rin ng mga problema at concerns ng senior citizens na kailangan pagtuunan na rin natin nilang pansin yung mga seniors dito sa ating bayan. Meron po silang mga pangangailangan na iba at meron din silang concerns na iba. Sana itong role na ito makagising ang mga tao na ang mga senior citizens natin are para din yung mga kabataan kailangan ng may ginagawang mga programa para sa kanila. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Sunod po si Ms. Jackie Tublanco. Wala po yata. Ms. Jackie, you're unmuted po. Nakamute po kayo, ma'am. Pahihirapan ko ang buhay ni Sensen. Gusto ko kasi makuha yung kayamanan nila. Siyempre sa isang storya, laging may kontrabida. So isa ako sa magpapahirap. But at the same time, marami ding palpak si Divina. So kahit kontrabida, nakakatawa din siya. Thank you po. Next po na, Jelenis, my guest. Hello po everyone. Ako po dito si Trixie Gibbs, isang marupok na ex-girlfriend ni Mig, si Benjamin Alves, syempre. Sabi nga ni Tito Jack, syempre may kontrabida din lagi. This time, hindi pa bayad na matuloy ang love life ni Sensen at ni May Doc Mig. So, kami dito mga kontrabida na palpak din lagi. So, palpak din sa pag-ibig, palpak lagi. Pero pakikita niyo po yung story kung paano po iikot din yung mga nangyayari sa buhay namin ni Ms. Jack naman. Thank you po. Next po natin, Ms. Ai de las Alas. Ako naman po, ay good afternoon. Ako naman po, si Vida Morales, ang boss ni Sensen.
na ako yung minsan nagpapautang sa kanya, tsaka nagbibigay ng payo para sa mga ano ko, empleyado, kasama si Kiray at saka si Jason. And ako rin ay kalaban ni Miss Jackie, Miss Jackie Lublanco sa love life naman namin. So happy love. Kami ang, ay ako ang may-ari ng Vida Rolling Store. Yan, thank you po, Ms. A.I. Next po, Benjamin Alves. Good afternoon, guys. Character is Dr. Miguel Alcancia, or Doc Vicks for short siya. Doktor ng medisina, doktor din po ng inyong pulsay. So siya ang cardiothoracic surgeon sa during the day, and of course, meron siyang sariling online show na tawag kay Alcancia ng Bayan. Guest host dito si Vicks, played by Bruno Marquez. Isa siya mapagmahal na po na gagawin lahat para kay Lolo Madong, played by Leo Martinez, at yung sinakripisyo, ilang taon na sinakripisyo at pera na ginastos ni Lolo Budong para maging Dr. Simic. So, yun ang utang na gusto niyang suklian kay Lolo Budong na yung nga sa story po na may middle stage of dementia po si Lolo Budong na gusto niyang to find a cure somehow or para ma-manage siya nung kumag-across ang path namin ni Sensen. Meron po kami isang kontrata na pareho kami may utang na kailangan bayaran at mag-across po kami at mag-perform yung napaka-unique at napaka-unusual na agreement po namin para lang maitawid po yung mga utang natin. So, thank you guys for joining us this afternoon. Thank you, Ben. And of course, Lovie po. Ako po dito si Sensen, pasensya gipit. Ako po yung breadwinner ng pamilya. Lahat gagawin ng lahat para sa pamilya. She's a fighter. Meron po siyang pangarap talaga. Gusto nga po niya talaga maging nurse. Pero yung pangarap po niya na yun ay put on hold muna dahil po sa mga nangyayari ngayon. Na parang inuuna muna niya yung pamilya niya bago abutin yung pangarap niya. So yun po yung character. Ayan, thank you everyone. At syempre, let's start na po with a Q&A. Ang una pong magtatanong, from Manila Bulletin, we have Neil Patrick Natanuseno. Hi Neil, graphic.